Ang iniiwan. Marinela, maliwanag din ang buong. Bakit naman galit ka ba sa akin? Dahil sa'yo, magpuputo ng paa ni Ella. Ang bahala din sa operasyon. Ako magbabayad. Pagulang ako pag-alak ni Ella. Special tong kasaba na ito. Tsaka magugustuhan mo ito. Maika, inala ko yan talaga para sa'yo. Alam niyo, Nay, tuwing sumasama ang loob ko nung bata pa ako, lagi niyo ako pinapakain ng kasaba cake. Pagkatapos nun, parang wala nang problema sa mundo. Pero ngayon, hindi. Nagkasagutan ho kami ni Ate Adela. Ay, hindi ako nagtataka. Eh, talaga namang masama ugali ng hipag mo eh. Inay, alam ko naman ho hindi mag-aang loob sa akin ni Ate Adela, pero hindi pa rin ho tama na pinagdududahan ko siya. Nagdudahan saan? Na ayaw niyang makita ko yung anak ko. Bakit mo naisip yan? Wala ho. Anak, kung ano man ang bumabagabag sa loob mo, kailangan malaman niya ni Leo. Naku, Nay. Ayoko hong pagmulan to ng away nilang magkapatid. Hi, Ate. Leo? Ayoko na sanang sabihin sa'yo dahil baka pagsimulan pa ng away ninyo mag-asawa. Kaya lang sa tingin ko, kailangan malaman mo eh. Ano yun, Ate? Alam ko na alam mong tumututol ako sa pag-aasawa mo noon. Pero napamahal na sa'kin si Marisa. Kaya saktan ako sa ginawa niya eh. Ano bang ginawa niya? Pinagdudahan niya ako. Pakiramdam daw niya hinahadlangan ko ang pagkikita nilang mag-ina. Bakit niya ako pinag-iisipan ng ganun, ha, Leo? Ako pa naman ang alam na lahat na napakahilig ko sa mga batang katulad ni Ella. Di ba madalas nga ako magbigay sa mga charitable institutions? Saktan ako sa ibinibintang niya sa akin, eh. Di ba, Ate? Sasabihin ko na lang siya. Don't worry about it, ha? Hello? Hello? Bahay ho ba ito ng mga Rodriguez? Sino ito? Si Marisa ho ba ito? Ako nga, anong kailangan mo? May nalalaman ako tungkol sa anak mo. Huwag tayo dito mag-usap. Gusto kitang makita. Parang hindi ikaw ang nakita ko sa TV. Hindi nga ako si Marisa. Eh! Ayoko na kitang kausapin! Kinaluloko mo lang ako. Hindi nga ako si Marisa, pero sa akin manggagaling ang pera. Eh, ganun naman pala eh. So anong alam mo tungkol sa bata? Eh, basta alam ko magkasama yung anak ko at saka yung batang hinahanap mo.
Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo. Kaya pag nahanap ko yung anak ko, edi naturalmente makikita ko yung batang hinahanap mo. Kaya nga lang kasi, medyo kapus ako ngayon kaya hindi ko mahanap yung anak ko. Wala ka ng problema sa pera magmula ngayon. Kaya lang lahat ng impormasyon mo, sa akin mo lang sasabihin. Kakaintindihan ba tayo? Sige ba? Basta busog yung bulsa ko. Mommy. Ella, namimiss mo na ba ang nanay mo? Eh, ayoko naman sa kanya eh. Kasi alam kong lalong hindi niya ako magugustuhan kasi hindi na ako makalakad. Pero alam mo, Ella, mas kailangan mo siya ngayon. Ella, alito naman kayo, diba? Diba sabi niyo hindi niyo ako papabayaan? Kasi iniisip namin ni Ate Bebeng na puntahan ang nanay mo eh. Pati pa naman kayo ayaw niyo na sa akin dahil hindi lang ako makalakad. Diba sabi niyo kahit pilay ako, mahal niyo pa rin ako. Mali, ayoko sa kanya. Huwag niyo akong ibigay sa kanya. Pero Ella, kailangan malaman to ng mami mo. Mali, awa ka na sa akin. Ayoko talaga sa kanya. Si Ella, pero talagang ayaw niya pumayag eh. Mahirap talagang gumawa ng tamang desisyon eh. Mahirap maging nanay. Eh, paano nagagawa maging nanay sa aming tatlo? Pati na rin kay Ate Jenny. Umiisip ko lang kung anong gagawin ng nanay ko sa mga ganitong sitwasyon. Yung din ang gagawin ko. Eh, sa ganitong sitwasyon, ano pong gagawin niyo? Susundin ko kung anong gusto ni Ella. Kasi mahirap ipilit yung mga bagay na ganyan sa isang tao. Mabuti na lang, Ate Bebe, nandito kayo. Ate Bebe, Mali, may magandang balita si Ron. Nakumbinsi ko na yung doktor na ako ang pumirma doon sa waiver ni Ella para maoperahan na siya. Talaga, Kuya Ron? Kailan maoperahan si Ella? Bukas ng umaga. Thank you.
Ayan! Babalik ka rin pala dito. Yun naman, hindi ko kayo makakalimutan, ano? Mubuka nga at magbalita ka sa akin ngayon. Ayan. Chika ka pa. Saan pa? Hindi mo malang ako nabigyan maski na papel di hapon magmula nung dumating ka galing Japan. Tapos ngayong wala ka ng pera, ayan, babalik-balik ka pa rin. Ikaw naman nagtatampo ka pa eh. Ano? Mama Cora, tatanggapin niyo ba ako? Hindi. Naku! Nanakot pa to. Sige na nga. Hmm? Alam mo namang hindi kita matanggihan. Salamat, Mama Cora. Kailangan ko kasi eh. Ika muna. Totoo ba ang balitang ginarahi ka na raw? Aba! At saka, may anak ka na siguro, ano? Ako ba? Magkakaroon ako ng anak at asawa? Eh, Diyos ko, nakita mo lang na sexy-sexy pa ako, Mama Cora eh. Punta pa. Huwag kang maniniwala sa mga ganong balita. Ito sa bagay. Ay! Abel! Buka muna dyan. Buka muna. Naku! Abel, mabuti bumalik ka. Anong balita, Mama Cora? Kasi naalala mo ba yung batang hinahanap mo? Oo. Alam mo, pumunta siya dito kasama nung babaeng nagtitinda sa sigarilyo dyan sa labas. Oo. Eh, alam mo ba kung saan sila pwede puntahan? Lagot! Bakit? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Pero, babalik yun dito. Huwag kang mag-alala. Pagbalik niya dito, sasabihin ko na hinahanap mo yung batang kasama niya. Ako bahala sa'yo. Maraming salamat. Babalik na lang ako sa ibang araw, ha? O, sige. Ano kaya? Hatid na. Hindi, pabayaan mo siya. O, hatid na kita. Sige. Pasensya ka na, miss. Hindi ako interesado eh. Ay, ako interesado eh. Ha? Eh, hindi sa'yo. Sa pinag-uusapan nyo kanina ni Mama Cora. Anong pinag-uusapan namin? Eh, narinig ko kasi na may hinahanap kang bata. Ah, yun ba? Kasi alam mo, nawala kasi yung anak-anakan ko magmula nung pagkasunog dun sa may amin eh. Ay, nako! Sabi ko na nga ba, tama hinala ko eh. Hindi mo kasi naitatanong eh, nahanap ko rin yung anak ko. Eh, nawala kasi nung nagkasunog. Eh, kung gusto mo, idadamay ko na sa paghahanap yung anak-anakan mo. Talaga, gagawin mo yun? Aba, oo, basta bigay mo lang sa akin yung address mo, phone number, at saka yung larawan ng bata. Sandali, saka ba nailagay yung larawan? Ito yung larawan ni Marie. Ah. Yan, tas ito yung ano, yung address ko. Kung ano, puntahan mo na lang ako dyan, ha? Oh, sige. Eh, okay na to. O basta, tatawagan na lang kita pag nahanap ko na, ha? Sige, salamat. Ano nga pala pangalan mo? Eh, Sheila. Sige, salamat, Sheila. Sige. Sige. Balita sa'yo. Talaga? Nakuha ko na yung larawan at saka yung address ng batang kasama na hinahanap mo. At hindi lang yan. Nagpunta na ako dun sa bahay ng mag-asawa. Nakausap ko nga si ano eh. Si Marisa? Hindi si Marisa. Yung hipag niya. Eh, mas mayama pala yun. At sinabi ko sa kanya na kasama ng anak ko yung batang hinahanap niya. Di ba, Bongga?